Hello everyone! Welcome to my channel. I'm Trish Espina. And today, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-importante na kailangan nyo malaman kung gusto nyo mag-succeed sa online business or sa food selling business ninyo. Okay, so kahit mga newbie pa lang kayo sa baking or sa pagpasok sa isang baking business, malaking maitutulong ito kung maiintindihan nyo talaga kung paano talaga mag-set ng tamang selling price. Okay? So, isa yan sa mga pinakamahirap sagutin kung gusto ko kayong turuan kung paano magnegosyo. Kasi hindi lang basta yan magkano nyo binibenta yung product nyo. So, mahirap sagutin kasi maraming mga bagay na kailangan nyo maunawaan muna bago kayo mag-set ng sarili nyong price para sa inyong bake product. So, make sure panoorin nyo yung video para maintindihan nyo ano-ano yung mga bagay na dapat isama nyo sa inyong cost kapag magsiset na kayo ng selling price nyo. So, please make sure to watch the PowerPoint presentation para mas maintindihan nyo. Kahit mahaba, make sure tapusin nyo hanggang huli para hindi kayong malugi sa inyong mga i-open na negosyo or sa mga negosyo nyo na ino-operate nyo ngayon. Okay? So, sana magustuhan nyo yung video na pin-repair ko for you. Magkano ko kaya ito ibibenta? So, it depends on your market, it depends on your situation, or it depends on the ingredients that you used. Siyempre, pinaka-importanting matandaan natin na tayo ay nagbi-business para kumita, hindi for charity. Okay? So, kaya importanting maintindihan natin ano ba yung mga napapaloob at ano ba yung mga dapat nating i-consider kapag ka tayo ay mag-food costing. Okay? Pipilitin kong bilisan yung topic na to. I know medyo mahaba akong gumawa ng videos, pero pasensya na kayo. I've been teaching for 20 years na, kaya parang ang mode ko parati ay teacher mode at hindi vlogger mode. Okay? So, I'll try to make this short, but I would make sure na lahat ng mga importanteng bagay na kailangan yung malaman ay maisama ko sana. Okay? So, if you have any questions, don't forget to comment dun sa comment section, and please support to my channel para mas marami pa akong magawang videos na ganito. Please don't forget to click subscribe. Okay? So, may mga topics tayo na kailangan nating maintindihan para makapagpresyo tayo ng maganda. So, pag-uusapan natin yung standardized recipe. So, mayroon tayong tinatawag na as purchased and edible portion. So, I will teach you how to convert your recipes na ginagamit ng mga nag-cater, yung mga nag-restaurant operation. Okay? So, which is called conversion factor. Okay? So, pag-uusapan natin, ano ba yung food cost percentage? And pag natutunan nyo yung food cost percentage, madali nang mag-establish ng selling price based on the food cost percentage na isiset natin. Okay? So, tuturuan ko din kayo kung paano dumiskarte nung marami nagtatanong kung paano ako nagpa-price ng mga pastry boxes wherein assorted yung mga nandon. So, mamaya, bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano ko siya pinipresyohan. Okay? So, let's start. So, unang-una, kailangan natin maintindihan kung ano ba yung standardized recipe. Okay? So, a standardized recipe ay isang recipe na pinili nyo na in-adjust nyo according to your what you want or what your client wants. Okay? So, kailangan nating i-adjust yung recipe. For example, ay masarap yung recipe ko ng Revel Bar, pero para sa akin, gusto kong dagdagan ng nuts. Okay? So, pwede nyong ibahin yung inyong mga recipes na napanood or na-try na, and i-adjust nyo according sa kung anong gusto nyo para sa business ninyo. So, kung gusto nyo siyang murahan, kung gusto nyo siyang lagyan ng mas maraming nuts or mas maraming toppings, you can adjust it. So, that is already called a standardized recipe. Okay? So, just make sure that when you are establishing or standardizing your recipes, you will be able to produce a consistent product using the same ingredients. Okay? So, minsan tricky ito pagka magpapasko. Kasi pag magpapasko, alam naman natin na maraming mga bagay nag out of stock. Kaya paminsan-minsan, may mga product ako na hindi ko siya binibenta during the kasagsaga ng peak season, kasi nauubusan ako ng ingredients, kahit sayang yung sales ko, I don't want to compromise my standard. Okay? So, yung standardized recipe ko, ayokong pag kumain yung mga clients ko na suki ko na, ay, bakit ganito yung lasa? Parang nag-iba. Okay? So, kailangan
parati nating iisipin ano ba yung ingredients na gagamitin natin para parating pare-pareho ang lasa at ang quality ng mga products na ibebenta natin in the future. Okay? So, a standardized recipe also have a certain yield or kung ilan yung kinakalabasan, the amount or number of portions from a single preparation. Okay? So, ang yield ay pwede nating i-adjust. For example, merong nagpa-cater sa inyo ng buffet. Okay? So, magpapa-dessert buffet kayo. So, ay, paano yan? Kailangan ko madamihan. Or, maliit lang yung party, kailangan ko kontian lang. So, pwede ko bang i-adjust yung recipe para hindi naman sayang yung sobra or para sakto yung pag-mix ko. Kasi, halimbawa, meron kayong malaking mixer. So, tuturuan ko kayo kung paano mag-adjust ng yield. Okay? So, next, we have, ano-ano ba yung mga key features ng standardized recipe? Sabi ko nga kanina, kailangan meron siyang measurement. And, mas maganda kung ang pagkakalista ng ingredients ninyo ay sunod-sunod, okay? Para always make sure na kahit ganin nyo kabisado yung inyong recipe, meron kayong kaharap na kopya ng recipe nyo para wala kayong makakalimutan, okay? Man, meron pang times na nalimutan ko talagang ilagay yung butter, nabake ko na siya, nagtataka ako bakit dense, hindi siya umalsa. Masarap naman siya, pero syempre, mas masarap siya kapag may butter or may oil siya. Okay? So, sayang na yung recipe, pinamigay ko na lang yun. So, make sure that your procedure is thoroughly and clearly stated para kung halimbawang meron na kayong restaurant or bake shop, kahit na hindi na kayo yung mag-bake, magagawa pa rin ng inyong mga employees or kitchen staff yung inyong product in a consistent manner. Okay? So, you should also include portion sizes or kung ilan yung magagawa dun sa recipe nyo na yun. Okay? So, unang-una, pag magagawa kayo ng business, maggawa na muna kayo ng standardized recipe. Ako, meron akong recipe book na nakalagay lang sa clear book para pagka magbibake na ako, nakalagay na yun dun. Kasi minsan sunod-sunod yung binibake ko, nakakalimutan ko yung ingredients. Hindi ko naman siya laging kabisado. Okay? So, papasok tayo sa topic ng recipe costing. Okay? So, ano ba yung mga terms na kailangan nating maunawaan? So, meron tayong tinatawag na as purchased at saka meron tayong tinatawag na edible portion. Okay? So, yung as purchased is yung original timbang ng pagkain kapag binili natin siya. For example, gagawa kayo ng mango bravo. So, bumili kayo ng 2 kilong mangga. Okay? So, kapag ilagay na natin yun sa cake, hindi naman natin gagamitin yung balat, yung buto, di ba? So, yung mga ingredients na ganun, nag-undergo pa siya ng tinatawag nating fabrication. Okay? So, fabrication is the process kung saan tinatanggal natin, dun sa nabili natin, yung mga bagay na hindi naman makakain ni guest. Okay? So, tatanggalin natin yung balat, tatanggalin natin yung buto, halimbawang sa mga meat or sa mga chicken, i-fillet ba natin yan, ilolollipop pa natin, or kung ano man yung mga tatanggalin, yun yung tinatawag natin na scrap and trimmings. Okay? So, the edible portion naman, on the other hand, is the weight of the food after removing waste and trimmings at saka yung mga bones, yung mga skins na hindi naman makakain. Okay? So, sa baking, meron din tayong mga ganon, yung mga lalong-lalo na kung gumagamit tayo ng mga fruits, yung mga trimmings natin dun sa mga fruits natin, sa strawberries, sa mangga, hindi naman natin nakakain yon. So, kailangan compute natin yon. So, meron tayong tinatawag na usable yield percentage. Okay? So, the usable yield percentage is computed, nandito yan, edible portion, yan, divided by as purchase weight, times 100. So, example natin dito will be, so, meron tayong ripe mangoes, binili natin siya ng 2 kilo, okay? So, halimbawang yung presyo natin ng ripe mangoes natin is 180, okay? 180 pesos. Tapos, tinimbang natin, dapat tinitimbang natin kung ilan yung natitira, okay? So, ang gagamitin na lang natin na natitirang pisngi, na gagamitin natin pang ibabaw ng mango bravo is, meron lang tayong remaining na 1,350 grams. So, paano ba natin makakalculate yung edible portion weight lang? So, ito yung formula natin. So, yung edible portion weight, which is 1,350 grams, divided by as purchase weight,
times 100. So, dun sa manggang binili natin, hindi natin magagamit yung 100%. Okay? So, ang magagamit lang natin doon ay 67.5. Again, para dito, kailangan natin siyang timbangin. Okay? Para makompute natin to. So, hindi natin siya ilalagay doon na 180 kasi kung ifa-factor in natin lahat ng mga cost natin, so, although you paid only for 360 pesos, after the product loss is factored in, the actual impact to your business is actually 533 pesos. Okay? So, kailangan nating ilagay yan dun sa costing natin. Okay? So, paano natin malalaman kung magkakano siya per kilo? So, i-divide lang natin siya, yung price na na-compute natin kanina, divide natin kung ilang kilo yung binili natin para malalaman natin magkakano ba natin talaga mapaprice yung per kilo. Okay? So, yung ginamit natin na mangga, dahil hindi natin nagamit lahat, yung buto, lahat, ifa-factor in natin yung labor sa pag-fabricate natin nun, so parang lumalabas na naging expense sa ating operation will be 266.65 kilo. Okay? Per kilo. Okay? So, yan. Maintindihan din natin dapat na kailangan pare-pareho tayo ng sukat na ginagamit. Okay? So, ang sukat natin will be based on a metric system. So, tandaan natin na ang 1 kilo ay 1,000 grams. Okay? So, ang ating 1 liter is 1,000 milliliter. Kasi, gagamitin natin yan kapag nag-costing na tayo ng ingredients. Okay? So, for every ingredient na kailangan nating i-costing, kailangan natin ng actual cost. Okay? So, kailangan natin tingnan ano ba yung packaging nun. Okay, so ito isang kilo. Okay, so magkakano ba to per kilo? So, kailangan, halimbawa, butter. Okay? So, ang butter na binili ko ay 127 pesos. Okay? Per 225 grams. So, yung isang bar na ganon is 127. Okay? So, this is current price from, I think, Chocolate Lovers yata. Ako nag-search kahapon. Okay? So, i-divide natin yan. So, ang lalabas ay 0.55 centavos per gram. And kung gagamit tayo ng 480 grams, imumultiply natin sa 480 grams kung ilan yung gagamitin natin sa recipe natin. And then, ang cost ng butter ko na ginamit ay 268.32. Okay? So, hindi natin pwedeng i-charge. Halimbawa, ginamit lang natin kalahating butter. Hindi natin pwedeng i-charge na isang buong butter. Okay? Although, may tira ka. Nandun yun sa ref mo. Okay? So, ganito kung papano tayo mag-costing. Okay? So, this is an actual recipe I lifted from a book. Okay? So, chocolate chip cookie. So, ito ay isang sample ng recipe card. Okay? So, mas maganda kung gagawa kayo ng recipe card sa lahat ng mga products nyo. Kasi, dito nakalagay sa recipe card kung ilan yung total recipe yield nyo. Okay? So, yung yield nyo, pwedeng nakatimbang or pwedeng, halimbawa, size ng pan na ginamit nyo is 9 by 13 pan. Okay? O kaya 11 by 11 inch pan. Okay? O kaya ilagay nyo dyan size ng jelly roll pan. Okay? For my food for the gods. Revel bar. Okay? So, pwedeng ganon. Tapos, ilalagay nyo ilang portions. So, halimbawa, yung 9 by 13 pan ko, ang portion nun ay bali 48 pieces or 4 dozen. So, ilalagay ko yon, yun yung number of portions or yung number of yield. Okay? So, yung size per portion ko, hindi ko malalagyan kasi susukatin ko pa siya dun sa pan. Pero dito, for cookies, madali kasi pwede kayong magtimbang ng cookie dough. Okay? So, for this one, this is very exact. So, kailangan nyo ng 60 grams approximately for each portion of the cookie. Okay? So, our recipe cost, makocompute natin yan pagkatapos natin ipaliwanag ito. So, pwedeng sa huli nyo na ilagay yan. And then, yung recipe cost ninyo, i-divide nyo lang yon kung ilang portions ng cookies ang nagawa nyo for that recipe, and then you will have your cost per portion. Okay? So, yung cost per portion ito, importante ito guys para sa paggagawa natin ng package pricing or yung mga assorted boxes, okay? So, punta tayo sa kung paano ko to ginawa. So, sabi ko nga kanina, babalikan natin, ang ating ginagawang ganito ay lagi nating tatandaan na yung
unit of measurement natin dito sa quantity at saka sa cost per unit dapat pareho, okay? So for example, binili ko yung butter ng 127 kada isang bar. Ang isang bar niya ay nakalagay dun sa packaging ay 227 grams. So, i-compute nyo muna 127 divided by 227. So, makukuha nyo doon yung kung magkakano yung cost niya per gram. And then, i-multiply natin ang 480 grams. So, lalabas ngayon, binili ko yung butter ng 268 pesos and 32 centavos. Okay? So, gagawin natin yan sa lahat ng ingredients. Okay? So, may mga ibang ingredients na nabibili natin per piraso. So, halimbawa, 3. So, kung 3 piraso yung ginamit natin, i-multiply na lang natin yan by 950 times 3 equals 2850. Okay? So, kung yung bibilin yung itlog ay per piraso, okay? So, pwede naman kayo dun sa mga maliliit na, halimbawa, salt, pepper, yung mga spices nyo, baking soda, baking, pwede na kayong mag-assign dun ng piso. Pero kung gusto nyo maging eksakto, ganito pa rin siya. So, same procedure kung paano, for example, baking soda. 41 pesos divided by 276 grams, so you will get the price per gram, and then you will multiply it sa 1 teaspoon, which is 5 ml, okay? And then, ang lalabas ay 0.74 centavos yung ating baking soda, okay? So, gagawin nyo sa lahat ng ingredients, and then you will add all the cost, and then you will have your recipe cost, or total recipe cost. So, the cost of the recipe, i-divide nyo kung ilang number of cookies ang nagawa nyo dun sa recipe na yon, and then you will have your cost per portion. Okay? Dali lang to guys, paulit-ulit lang siya, pero isang beses nyo lang naman to gagawin kada isang taon. Okay? Ako, I recommend for you to do this every year kasi yung presyo ng mga bilihin, mabilis magbago, lalong-lalo na sa mga baking ingredients. Yung presyo ng walnut ngayon, 655, pero pagka nagpapasko tapos nauubos yan, minsan pumapalo yan ng 800 plus. Okay? So, ang laki ng difference. So, kaya hindi ko masabi sa inyo kung magkakano ko binibenta yung isang bagay, hindi dahil sa ayaw kong mag-share ng cost ko. Kung hindi, mas gusto ko na kayo ang matutong mag-costing kasi ang mga ingredients na ginagamit natin ay iba-iba, okay? So, for butter, halimbawa, ako ang ginamit ko ay Angkor, di ba? Tapos, ang gagamitin nyo ay tig 48 pesos or tig 50 pesos. Ang laking difference na kagad nun, nung impact nun, dun sa magiging selling price natin. Kaya, mas maganda talaga mag-costing kayo kung ano yung presyo dun sa kinalalagyan nyo, sa lugar ninyo, kasi lalo na sa mga provinces, yung mga chocolates, yung mga nuts, ang laki ng patong. So, syempre, ang i-factor nyo dun, yung kung magkakano nyo binili yung ingredient na ginamit ninyo. Okay? So, I hope you understand that. So, meron tayong party na nagustuhan nila yung product nyo and gusto nilang magpa-cater sa inyo and kayo yung gagawa ng dessert buffet. So, kailangan nyo ng halimbawa for 300 persons. So, gagamitin natin yung same recipe, yung cookies, para mas madali kayong makarelate. Paano ba tayo mag-convert ng total yield? Babaguhin natin yung yield. So, imbis na 50 ang yield natin, gagawa tayo ng 4,300 persons. So, pwede kayong mag-scale up or mag-scale down, yung paparamihin or papakontiin yung recipe. Okay? Para walang sayang lahat na gagamit natin. So, ang ating tatandaan is new yield divided by old yield. Tapos, meron tayong makukuha doon, which is what we call sa food service or sa HRM na conversion factor. Okay? So, again, yung new yield, ito yung kung ilan yung recipe na kailangan yung gawin ngayon. Okay? Halimbawa, nagpa-party nga ng 300. So, i-divide nyo dun sa original recipe, which is 50 kanina. Okay? So, and then, pag nakuha nyo na yung conversion factor, i-multiply nyo lahat ng old quantity sa conversion factor. Okay? So, ganito yan. So, if we need to compute for the conversion factor, yung 300, i-divide natin siya sa 50. So, makukuha natin conversion factor is 6. Okay? So, we will use this conversion factor to multiply dun sa lahat ng ingredients natin. Okay?
importanteng malaman natin paano mag-convert ng portion size kasi gusto nating gamitin para sa ibang number of serving. Okay, so ang tatandaan nyo parati, kailangan pare-pareho yung ating denominator na ginagamit. So, kung ang gagamitin nyo ounce, kailangan dun sa kabila, ounce din. Okay, kung ang ginamit nyo grams, kailangan dun sa new quantity, kailangan ay grams din. Okay, so any unit can be used as long as pareho yung unit of measurement na gagamitin natin sa new at sa old recipe. Okay, so paano natin gagawin yon? Okay, so pag binasan nyo yan, so example, again, we will stick dun sa example natin kanina wherein the old yield is 50 pieces tapos 60 grams yung cookies natin. So, paano kung halimbawang dun sa magpapakater sa atin na 300, ayaw niya ng malalaking cookies. Okay? So, gusto niya liitan kasi buffet nga tapos may mga ibang dessert pa. So, paano natin yun i-compute, di ba? So, yun minsan yung dilemma natin. Minsan papaliitin natin. Paano ba yan? Diba? Hindi naman natin kailangan baguhin yung recipe. Ang kailangan lang natin, i-compute natin ulit again yung new yield divided by old yield. Ganun pa rin. Okay? Para makuha natin yung conversion factor. Pero this time, kailangan ko naman ng using the same recipe pa rin. Kaya lang, ang yield ko ay mag-iiba. Magpapakater, magbe-bake ako para sa isang dessert buffet na sabi ni client, kailangan niya ng 300 persons, tapos 300 servings ng cookies, tapos gusto niya maliit lang yung cookies. So, magiging 25 grams. Okay? So, we will do 300 times 75 equals 7,500 grams. So, ang new yield natin will be 7,500. Okay? And then, i-divide natin siya ng 3,000 grams. And then, we will have our conversion factor of 2.5. So, again, using the same recipe. So, if you notice, hanggang dito, pareho yan. Okay? So, ang ilalagay natin dito, babaguhin na natin to kasi this recipe will be enough for 300 cookies with 25 grams each. Ang nakuha nating total weight nun is 7,500 grams. Okay? So, i-compute natin ngayon kung magkakano ba yung magiging recipe cost using the new conversion factor. So, kanina, nakuha natin yung conversion factor na 2.5. Lahat ng quantity natin, okay? So, i-multiply lang natin ng 2.5. So, 480 grams times 2.5 is kakailanganin nyo na ngayon sa bagong recipe nyo na kakailanganin lutuin, magkakaroon kayo ng 1,200 grams ng butter. Okay? So, ganun din sa lahat ng mga ingredients, uulitin lang natin. So, 240 grams times 2.5, 360 grams times 2.5 equals 900. 3 pieces times 2.5 will be 7.5. Kaya lang, guys, di naman tayo pwedeng bumili ng 7, pitot kalahating itlog. Okay? So, kung kakailanganin natin ng 7.5 na eggs, bibili na tayo ng 8 itlog. Kaya yung 8 itlog na ang i-consider natin na i-multiply natin for the cost. Okay? Mamaya. So, again, 10. Parehong 10 times 2.5 is both 25 ml and so on and so forth. So, itutuloy nyo na lang yan. Okay? So, after nyan, guys, i-compute na naman natin yung new cost. So, again, using the same price, hindi naman nagbago yung price ng butter, di ba? So, 127, yung bili ko sa butter, 127 pesos, i-divide natin ng 227 grams. And then, kung magkakano man yung lalabas dito na centavo or result, imumultiply naman natin ngayon sa bagong quantity. Okay? So, 127 divided by 227 grams times 1,200 grams. So, ang magiging cost ng butter natin is 671.37. Okay? Ulitin natin. So, 50 pesos divided by 1,000 grams and then times kung ilan yung gagamitin natin, which is 600, and then you will have 30 pesos. Okay? So, 53 pesos divided by 1,000 grams times 900 grams is equal to 47.70. So, kukumpletuhin nyo lang yan and then you will have a result. Yung total new cost nyo will be 1,912.85 pesos ang gagastusin nyo para sa 300 cookies na 25 grams lang. So, yung cookies nyo ay lalabas na 6 pesos and 38 pesos ang
puhunan. That's only the food cost, okay? So, yun lang yung food cost ninyo, okay? So, ngayon, using this, paano ba natin mapapresyohan ng maganda ang ating mga produkto, okay? So, sa mga restaurant, may mga breakdown sila sa isang operation. Again, this will depend on your operation. Kung nasa bahay kayo, pwede nyo itong baguhin, guys, pero ideally, usually, nasa mga ganitong range, okay? So, labor cost, kailangan magbibigay din kayo ng presyo dun sa time at sa effort na ginugol nyo. Kasi kaya nga kayo nagtatrabaho sa bahay. Kung nagtatrabaho kayo sa restaurant, susweldohan din naman kayo ng restaurant. Kaya huwag nyong kakalimutan na bigyan ng halaga yung inyong effort sa pagluluto ninyo. Kahit sarili nyo siyang business. Okay? And other cost can include water, okay, so yung other cost natin, electricity, gas, rent, and other expenses, okay? So, halimbawa, gumagamit kayo ng cellphone load sa pagsasagot sa inyong mga kliyente. So, kasama yon sa miscellaneous na expenses ninyo in operating your business. Kahit home business lang yan or online business lang yan, okay? So, parang lumalabas, minsan 10% lang yung profit natin. Or, depende yan sa inyo. Guys, you can adjust this depending on how much you need this. But as a guide, as a rule, so a typical food cost usually range from 25% to 35%. Okay, so depending on the type of business you have, if you're just operating at home, or depending on the dish that you are preparing. So kung simple lang yung dish mo, dun sa pie chart natin kanina, i-adjust nyo na lang yung labor, yung other expenses, at saka yung food cost percentage nyo, okay? So, actually, ang food cost percentage talagang kinocompute to ng mga establishments, okay? So, they have food cost analysis, tapos meron silang mga cost control procedure, and it's too complicated for us to discuss here, okay? So, the final question is, or the question from the start, nung nagsimula tayo ng video, is, paano ba talaga mag-set ng selling price? So, the answer is, by using food cost percentage, we just have to use the formula. So, food cost divided by the food cost percentage. So, if our cookie kanina is 6.38 pesos, and we want a markup or a food cost percentage, which is 32%, okay? So, again, depending on you, ako, personally, I want to use 30% to 35% dun sa mga products ko. So, 32% will be 0.32 pag decimal places na yan. So, 6.38 divided by 0.32. So, each cookie, you will sell at 19.93%. That's 32% of markup. Okay? So, or of food cost percentage, I mean. So, this 19.93, tsaka ko pa lang siya gagamitin. So, remember, sabi ko sa inyo sa start, bibigyan ko kayo ng tip kung paano kayo magpa-packaging or menu, package price, yung tinatawag natin, or nagbibigay ako ng mga assorted prices. Kasi, there are sometimes na yung client ko only has budget for specific price. Halimbawa, pang giveaway ng Pasko, Trish, ang budget ko lang ay 200 pesos. Kaya ba? Sasabihin sa akin ng mga friends ko or ng relatives. Kasi, I usually have orders for Christmas for giveaways. Okay? So, titignan ko ngayon dun sa aking mga recipe cards, ano ba yung papasok sa isang dosena or isang box na papasok ako dun sa 200 pesos. So, bakit ganun? Minsan, meron akong product na, halimbawa, yung isang dosena ay food for the gods. Bakit siya 260 or 280 pesos per dozen? Samantalang, ito assorted na. Bakit ito 200 pesos lang pala? So, kasi, depende dun sa items na pipiliin natin. And pagkapili na natin ng mga items, i-add natin siya kasama yung cost ng packaging natin, kung gumamit ka ba ng sticker, kung nag-decorate ka ba ng ribbons, okay? Kung gumamit ka ba ng gift bags, ako yung gift bags ko, yung maliit ay 5 pesos ang isa, di ba? Kung cake ang binibenta mo, may candles and card ka ba na sinasama? So you all have to add those little expenses. Kasi
So, again, isasama natin yung mga cost ng mga maliliit na bagay after natin i-add lahat ng assorted natin. So, for example, may mga nagtatanong, magkano ko binibenta yung assorted ko? So, depende sa kasama sa assorted. So, for this, for example, this box, okay? So, this assorted box, pinakita ko to dun sa video ko, but pictures lang, okay? So, I have taught you Revel Bar. Yung brownies na to is a different recipe. Mas maganda yung recipe na ginagamit ko ngayon. Yung nandyan sa video natin. These are mamonitos, okay? So, these are red velvet. Tapos, meron ako ditong banana muffins, okay? Mini muffins. So, I always use yung mga mini size. The size of this one is, I think, 3/4 ounce, okay? So, gumagawa ako niyan kapag Christmas lang kasi ang hirap ng maraming assortment nung binibake. So, make sure that you are prepared kasi minsan yung mga clients, minsan dalawang box lang naman yung o-orderin, gusto pa assorted. So, kung may mga kasabay, okay siya. Pero kung halimbawang hindi naman special occasions na malakas, hindi masyadong malakas, I tend to stay away from offering assorted items kasi I have to cook all of the assortment dito sa box na to. Okay, so for this assortment, ito yung atin. So, dalawang, guys, these are not, accurate costing. Sample lang ito. So, you have to compute for your own. Ginagawa ko kasi yung PowerPoint and I don't have the copy of my updated cost for this items. Kaya, ito ay estimate lang. Kunyari lang ito. Okay, these are not actual cost. So, for the red velvet, so, dalawang piraso yung ginamit ko. Tapos, mini banana. Okay, banana yung, ayan, dalawa yung banana natin. So, dalawa yung ginamit ko. So, i-add nyo lang lahat. Tapos, i-add nyo yung cost ng box, yung cost ng sticker, yung cost ng gift bag. Kung gumamit kayo, kung may card kayo, i-add nyo rin. And, meron tayong, ang total ko is 186.90 for this box. Okay? So, even if I already used my food cost percentage in pricing my selling price, meron tayong tinatawag na market threshold price. Okay? Yung price na yung mga tao, ito yung prepared nila bayaran para dun sa product mo. Okay? So, it is minsan psychological siya eh, di ba? So, depende yan sa kung saan ka nakatira. Again, bakit? Kasi sa probinsya, kahit na ibenta ko to ng 189 or 185, baka para sa kanila, mahal pa to. Okay? Kasi I used 32% of food cost percentage. So, depende sa market threshold ninyo. Anong market nyo ba? Sino ba yung market nyo? Kaya ba nilang magbayad ng ganitong presyo? So, ngayon, doon kayo ngayon maglalaro in establishing your food cost percentage. So, kasi ang hirap naman magbenta, di ba? Magbebenta tayo, sakto, 186.90. Di ba? So, alanganin naman, magsusuklian pa kayo pag mag-aabutan kayo ng bayad. So, again, guys, it all boils down to kanya-kanyang diskarte yan. Okay, so we all have our own strategy in pricing. We all have our own strategy in marketing our product. Kanya-kanya tayo on how to deal. Kaya sana tayong lahat ay matuto individually kung paano tayo talaga magpa-price ng product natin. Mahirap yung manggagaya tayo sa iba tapos malulugi pala tayo. Okay? So, mahirap yung gagayahin natin yung presyo ng iba. Yung pala ginamit niya, Belgian chocolate, Anchor, tapos ikaw ginamit mo lang ay mas murang product. So, sino-shortchange naman natin yung client natin doon. So, ang bottom line is, we have to learn how to do our own costing. Kasi that's part of being a business entrepreneur. Okay? So, kung gusto nyo talaga na magnegosyo, I suggest mag-invest talaga kayo ng time, mag-invest kayo ng effort, and of course, mag-i-invest talaga tayo ng ating pagmamahal sa ginagawa natin para sa mga kliyente natin. So again guys, if you enjoyed this video, I hope may natutunan kayo kahit papaano, kahit mahaba siya. But again, this is very important para mag-succeed kayo sa negosyo ninyo. Okay? So if you have any
questions, please don't forget to comment. Kung kailangan yung paliwanag ko sa inyo ng mas detalyado, pwede nyo akong iwanan ng message dyan sa comment box natin sa baba. And then, I'll make sure to answer all your questions, okay? So, salamat sa mga nag-request ng food costing. And I hope you don't forget to click subscribe to my channel para pag may bago akong video, you will be sent notifications. At don't forget to click the alarm bell. Okay? So again, guys, salamat sa pakikinig. Thank you for watching.